Edukasyon sa pagpapakatao. Ito po si Teacher Ella, ang inyong magiging guro sa ESP. Tayo ngayon ay nasa ika-apat na module na sa unang markahan. At ang ating aralin, sa pagtuklas ng katotohanan, may pamamaraan o pamantayan. Sige mga bata, simulan na natin ang ating pagkatuto. Sa module na ito, inaasahang makapagsasagawa ng may mapanuring pag-iisip ng tamang pamamaraan, pamantayan, sa pagtuklas ng katotohanan. Pagtuklas ng katotohanan, may pamamaraan o pamantayan. Ang isang taong nagnanais na matuklasan ang katotohanan ay kailangang may bukas na isipan, hindi lang sa siya tumatanggap ng impormasyon na ibinibigay o natutuklasan niya. Nakahanda siyang mangalap ng dagdag na kaalaman upang higit na magkaroon ng linaw ang impormasyong ito. Sa madaling salita, mayroon siyang sariling pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Matutulungan ka ng module na ito upang makapagsagawa ng mapanuring pag-iisip ng tamang pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Tuklasin natin! Basahin ang talata sa ibaba. Ito ay may pinabagatang maling balita. Isinulat ni Leia B. Perez. Si Ronron ay mahilig makipaglaro sa labas ng kanilang bahay. Isang araw, narinig niya sa kanilang kapitbahay na nagkukwentuhan na mayroong bagyong darating kinabukasan. Kaya agad siyang umuwi upang ipaalam sa kanyang nanay at tatay. Ang kanyang nanay ay dali-daling niligpit ang kanilang mga kagamitan sa loob ng bahay. Samantalang ang kanyang tatay ay mabilis na umakyat sa kanilang bubong upang siguraduhin hindi liparin ng malakas na hangin ang mga ito. Nagulat na lamang silang mag-ina nang may nagsigawan sa labas ng kanilang bahay. Aksidente palang nahulog ang kanilang tatay mula sa bubungan. Dinala nila ito sa ospital at napag-alaman nilang wala naman palang katotohanan ang balita tungkol sa bagyo. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Una, ano ang katangiang ipinapakita ng pangunahing tauhan sa kuwento? A. Mapanuri sa mga impormasyong nalalakap? B. Madaling maniwala sa balitang naririnig? C. Magaling maghikayat ng kapwa? D. Mapagmahal na anak? Ikadalawa, ano ang narinig niya sa usapan ng kanilang mga kapitbahay? A. May darating na malakas sa bagyo kinabukasan. B. May darating na lindol sa kanilang lugar. C. May napansin na maaaring pumutok ang bulkan. D. May nabubuong buhawi sa labasan ng kanilang bahay. Ikatlo, ano ang ginawa ng kanilang tatay nang malaman ng balita? A. Isinama silang mag-ina sa pamamasyal. B. Nagluto agad ng pananghalian. Siniligpit ang kanilang kagamitan sa loob ng bahay. Di umakyat sa bubungan upang siguraduhin hindi malipad ng malakas na hangin ang mga ito. Ikaapat, ano ang masamang nangyari sa kanyang tatay? A. Nagulat ang kanyang balita. B. Nahulog mula sa bubong. C. Nalito sa narinig na balita. D. Namutla sa takot na nadama. At para naman sa bilang 6 at 5, isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Ano ang nakaligtaang gawin ni Ronron bago ipaalam ang balitang nasagap sa kanyang mga magulang? At ika-6, upang maiwasan ang ganitong pangyayari, ano ang kailangan gawin kapag may balita o impormasyong natatanggap? O sige mga bata, i-check na natin ang inyong kwaderno. Para sa ika-5 at ika-6,
Ako na lang po ang bahalang magbigay ng kasagutan o mag-check ng inyong mga papel. Kung tapos na, i-upload po ang inyong mga gawa sa stream ng Google Classroom. Tandaan, sa panahong ito ng makabagong teknolohiya, higit na maraming impormasyong maaaring malaman ng isang individual, may radyo, telebisyon o social networking site. Subalit sa maraming impormasyong ito, mahalagang matuklasan kung ano ang totoo. Ito ang kailangang hanapin ng isip, ng isang mapanuring isip. Ang pagiging mapanuri ay nangangahulugang mapagsiyasat. Pinag-aaralang mabuti ang detalye ng pangyayari o ng isang bagay. Ang isang taong may mapanuring pag-iisip ay may tamang pamamaraan o pamantayang sinusunod upang matuklasan ang katotohanan. Ang pamantayang ito ay nagsisilbing gabay ng isang tao upang hindi madaling mapaniwala at maloko ng anumang impormasyong kumakalat. Mahalagang makapagsagawa ka ng tamang pamamaraan o pamantayan na iyong gagamitin sa pagtuklas mo ng katotohanan. Tayahin natin mga bata. Tingnan natin kung nais sa puso ang ating aralin. Lagyan nyo ng check ang inyong mga kwaderno kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng tamang pamamaraan sa pagtuklas ng katotohanan at X naman kung hindi. Gawin ito sa inyong kwaderno. Una, nagbakasyon si Pia sa probinsya. Ikwento ng kanyang tiyo na maraming aswang sa lugar nila. Takot na takot si Pia dahil naniwala agad siya rito. Ikadalawa, binigyan si Bing ng kanyang matalik na kaibigan ng isang sachet ng Wonder Juice. Sinabihan siya na inumin ito upang tumalino siya. Ikwento niya sa kanyang ina ang tungkol dito. Nagsalisik siya subalit wala siyang nakitang impormasyon tungkol dito. Kaya naman, itinapon na lamang niya ito. Ikatlo, sinasabihan ka ng iyong kapitbahay na suspended ang pasok buong linggo dahil sa paparating na bagyo. Sumangguni ka muna sa iyong guro kung ito ay totoo. Ang sabi niya, Webes at Biyernes lamang ang walang pasok. Ikaapat, may naglalako ng alaha sa lugar ninyo. Ang sabi ng tindera, tunay na ginto ang kanyang ibinibenta kaya may kamahalan ito. Nawili ang nanay mo kaya bumili siya kahit sinabihan mong huwag agad maniwala rito. At ikalima, ikwinento ng kaibigan ni Dan sa kaniya na magnanakaw ang tatay ng isa nilang kamag-aral. Kaya naman, hindi niya ito pinapansin. Sige mga bata, sabay-sabay nating itama ang inyong mga sagot. Tapos na tayo mga bata! Hanggang sa muli, paalam!